Hi guys! So, nandito na naman tayo sa bagong episode ng ating Plantitos and Plantitas. Mga kapetch, kakaiba ngayon yung gagawin natin kasi hindi tayo muna magpa-plants. Ang gagawin natin is magpe-painting muna tayo kasi parang naisip ko lang na bakit hindi ko gamitin yung skills ko sa parang realistic na painting. Ayan. Parang ganito oh. Wow! Ganito lang siya. Kunin mo yung totoo. Okay. Ito na talaga yung totoo. Nabudol ka na ba ng isang painting? Yung pagtiningnan mo parang ang mahal-mahal niya, tapos malalaman mo sariling gawa lang pala niya yung painting. Actually guys, gusto ko lang i-flex talaga yung bagong bili ko na phone holder. So going back, hindi muna ako magtatanim ngayong weekend na to. Ang gusto ko naman is parang something kakaiba, which is yung mag-painting. Pero yung pinagkaiba sa akin is yung painting na gagawin ko ngayon para magmumukha siyang pinaghirapan, parang mamahalin, tapos parang artist talaga na hindi mo akalain na sis, ang ganda! Uy, ang galing! Paano mo nagawa yan? Pero syempre, ang gagawin natin, hindi natin ipapaalam na talagang tayo yung gumawa para magmukhang may budget tayo nung nag-renovate tayo ng room. So, ang gagawin natin is gamit itong cardboard, lumang cardboard to. Actually, hindi siya cardboard eh. Plywood siya mula sa isang table na luma na hindi na namin ginagamit. So, tinanggalan ko lang siya ng mga pako sa tagiliran. Tapos, gagawin ko, ito yung gagawin ko ng paintings. So, ano yung mga kailangan nating materials? Number one, ito. Masilya to. Ganito yung brand na gagamitin ko. Ito yung murang version na ginagamit ng ating mga pintor. Tapos, mga paints. Yan. Meron din tayong paintbrush. Kutsara tinidor. Malalaman nyo kung bakit kailangan natin ng kutsara tinidor. Tapos, ito, palette. Yan, palette. So,
And yes guys, hindi siya perfect pero at least mura ko lang siyang nagawa. Kasi yung mga ginamit kong materials, lahat yon kayang-kaya nyo siyang mabili. Right now, right there. Tara! Yan, pina-flex ko lang yung bago kong halaman. Ang laki-laki niya!